Hey guys, welcome to my channel. My name is Brian. Nandito ako sa Japan. At first time na video ko to. Itong channel na to ay maglilibot ako sa iba-ibang toy store, game shop. At tingnan natin kung ano ang diferensya ng Japanese yen at Philippine pesos. Iba-ibang presyo. At kanina pumunta na ako sa iba-ibang store at binidyo ko lahat ng toys dito sa lugar ko. Okay. Ayan, panoorin natin yan. Okay, let's go. Oh my baby. Ang cute talaga ng baby ko. Okay, let's go. Ngayon ang pupuntahan natin ay discount store. Ay tinda dito ang mga brand new. Wala siyang second hand, pero mura siya. Tingnan natin kung ano ang tinda nilang mga toys. Ito na tayo. Dito ang karaniwan ay mga ang tinda nila, mga pagkain at mga medyas at mga gagamitan sa bahay, iba-iba. Kaya konti lang ang toys area niya. Ayan, ito ang toys area niya. Ayan ang toys niya. Oh, may espada kagad, katana. Ayan. Dito lang, tapos na ang ano, toy store. Joke lang. ito, oh, may medyas. Anime, hindi ko alang anime ito eh. Yung nasa taas, ayan, ano nga pala, Demons, ano ba, Slayer, ang tawag sa Pinas. Okay, at ito, mga brand new na mga gagamitan gadgets sa PC game, ayan, ay nako, tingnan mo naman ang presyo. At ito ang game monitor, oh yes. At ito ay dati ko pa pinag-iinitan, set na siya. May keyboard, may mouse, and headset. Tatlo siyang set na. Mga 6,000 yen lang. Astig. At ito ang mga tinda nilang mga bala ng Nintendo Switch. Talagang pag Nintendo, Mario talaga, no? Pag brand new na siya binili, ang halaga niya ay mga 5,390 yen. Talagang nakakamiss tong laruin, no? At saka meron na akong nakita kanina dito, ayan, gaming chair. Ang bili ko dyan nung bagong labas pa mga, nung binili ko to 30,000, pero ngayon 12,000 na lang. Ay nako, tingnan mo yung presyo, ayan o, 12,000, mga 13,000, sold out na siya. At meron din silang tingdang mga brand new na watch at shoes, ano tong anime na to. Hindi ko alam yan, pambata. At ito ang talagang toys area niya. Iba-ibang anime. Ang uso talaga dito sa Japan ay Demon Slayer. At itong bagong anime na naman. Meron din silang model gun. At may nakita akong Hot Wheels. Ayan, Star Wars. Ayan, iba-ibang klase. Magkano kaya ito, no? Walang nakadikit na presyo. Nakakatakot bilhin. Hindi mo alam kung magkano. Pero ang alam kong presyo, 500 at 600. Pero tingnan mo, 100 yen lang. Pero yung Star Wars lang. Pero ito, 498. Halos na 500. Ito, Mario Kart, 400 yen. 300 yen. Iba-ibang presyo. Ito naman, 200 yen. Police. Iba-ibang klase. Hindi ko alam kung bakit iba-iba yung ano, presyo niya. Okay ito ah, astig. Mahilig ako sa red kasi at gold. At tingnan mo, meron silang dising Hot Wheels. Pero sold out na. Teka lang, ano to? Ay nako ah, ang cute niya no. Fast and Furious kulay pink. At ito, ay tatandaan ko to. Meron din silang tingdang Tomica. Ayan. Yung sa taas mahal, pero yung sa baba, ayan, ang halaga niya, 358 lang. Kaya kung bibili ka ng Tomica, dito ka na lang bumili. Brand new pa siya. Ayan, iba-ibang klase. At meron na akong nakita na gusto kong pinag-iinitan kong Tomica. At ito, ayan, airport set ang tawag niya.
Pero ang presyo niya, tingnan mo, 2,380 yens. Ay nako, makalis na nga dito. Yung kaninang pinuntahan natin, brand new na mga toys, kaya medyo mahal siya. Pero yung pumuntahan natin ngayon, mga second hand siya, kaya medyo mura. Sige, puntahan na natin. Ay nako si Lola, ang bagal magbike. Ay nako, gagabihin tayo. Pakabilis naman magbike ko. Ay nako, buti hindi tayo ginabi. Ayan, nandito na tayo. Okay, iparking na natin ito muna. Yung baby ko. Okay, let's go. Ayan, dito ang pangalan niya, Hard Off. Ayan, ang tinda niya, mga vintage na game, Nintendo. Ay nako, nakaka-miss laruin to. Saan na nga napunta yung mga ganito ko? Pero sa ngayon, parang naramdaman ko, tumataas ang mga presyo ng vintage game. At ayan ang Game Boy SP at Game Boy Color. Dati naman, hindi naman ito umaabot ng mga 2,000 pesos kung bakit ngayon ganito kamahal. Hindi ko alam. At dito naman ang mga tinda nila ang mga pambata, mga pambaby. Ayan ang mga lalaking laruan. At dito, ayan ang mga anime. Mga Disney, Pixar, at Toy Story. Ayan, Lord of the Ring. Ano daw ang sabi? Hindi ko maintindihan. Magkano na kaya to? Ayan, 300 yen lang pala. At meron akong nakita sa taas. Ayan, si Luffy. Ang laki, no? Dati meron akong ganito. Pero nung lumipat ako ng bahay, pinamigay ko na lang sa mga kaibigan ko. Itong mga One Piece na laruan na to ay pababa ng pababa ang presyo niya. Itong World Collectible Figure na to, 10 yen hanggang 2,000 yen, pero ngayon, mga 500 at 600 yen na lang. Nung na-addict ako dito sa One Piece na to, hindi ko na alam kung magkano na nagastos ko. Pero ngayon, tingnan mo, ganito na lang ang presyo niya. Tingnan mo naman to, sino ba ang nagbenta nito? Ayan o, walang kamay, pero 800 yen siya. Sino naman ang bibili nito? At sino ang nagdikit nitong presyo na to? Nako. At ito, may kamay, magkano kaya? Pag may kamay, 500 yen lang. Bakit mas mura yung may kamay? At dito mo makikita ang mga PS2, mga Super Famicom, yung dating Xbox. Yan. Ito, mura lang, 500 yan. Pero walang control. Ikaw ang maghahanap ng control mo kung anong gustong control at bibilin mo din siya. Ayan. Iba-ibang gadget. At ito ay natatandaan ko. Dati meron ako nito. Natatandaan ko to eh. Hindi ko alam kung saan napunta. Hindi ba ito yon? Baka may nagbenta ng Super Famicom ko ah. Dito lang napunta. Bilhin ko kaya ulit. At ito ang mga vintage game ng mga bala. Tingnan mo yung presyo ng Batman. Ay nako. Ayan pa Mega Man. Iba-iba. Kung ganyan ang presyo ng Batman, bibili na lang ako ng Donkey Kong. Ayan o. Gano? Oh, mura lang pala. Ba't ganun kamahal ang Batman na yun? Teka lang. Ito din, tatandaan ko to. Super Mario Collection. Ay, nakakamiss. O sige guys, sa susunod na lang tayo magkita sa next video ko. Thank you sa watching my video. Bye!